Belba Muski, yes, tama. Look, nabasa na natin. Ronnie J. Ludes. O, yun. Nga, si Ronnie J. Ludes. O, yun. Vic Del Rosario, tama po kayo, sir. O. Ayan, tuloy-tuloy tayo rito, ha. Tayo rito. Oops. Oh, Christopher Vlog, ikaw din. O yun, mega shoutout sa iyo, ha. Ano, Christopher Vlog, ikaw din, o yun. Big De Rosario, tama po kayo. Yan, Ronnie J. Ludes. Christopher Vlogs, ikaw din. Yun. Doggy Torres, pera ni BBM na binasa ni... pera ni BBM, mga binasa ni Roque, hindi ang kaso. Eh, yun na nga. Baka hindi nga lang pera ni, ano yun, ni BBM. Yun nga, baka sabi nga, baka comics lang yung binasa ng animal na yun. Diba? Hindi kaya comics yun, binasa nun. Diba? Baka bold pa yung binasa. Diba? Comics na bold eh. Isipin mo. Yung Gadon at Roque, galing nga mag... nabasa na natin to. Ramon Pico, Toki Panalo. Ha? Faith Hope. Ayun. I will definitely vote for Luke Espiritu. Salamat. Bias Network, pinasikat nyo siya good. Gadon at Roque, nagmukhang tanga. Ayun nga, ibiruin mo si Luke. Sumikat pa eh. Diba? Si Luke sumikat dahil may paninindigan. Diba? Hindi siya sumikat sa ano eh, kawalang hiyaan eh. Diba? Hindi siya sumikat sa kababuya, katulad nila Roque. Sumikat to sa kababuyan eh. Eh, isipin mo, ibiruin mo, nagsasasayaw. Sumayaw na sumayaw. Eh, akala niya, tuwan-tuwa sa kanya yung mga tao. Eh, hindi niya alam mga tao na nanonood sa kanya, dirindiri eh. Ibigay mo, laking tao nun. Sumayaw, eh, akala niya, tuwan-tuwa pa siya, akala niya, gustong-gusto siya ng mga tao. Eh, hindi niya alam, dirindiri siya. Para ka nakakita ng tahay na ganung kalaki, na sumasayaw eh. Itong hayop na to eh. Diba? Si Roque. Tsaka si may katok ga dun. O isipin mo yung hayop na yan, diba? Nagmukhang tanga eh. Si Gadon eh, nalusaw eh. Diba? Natunaw eh. Parang ice cream na natunaw eh. Diba? Di alam kung ano gagawin eh. Danilo Espiritu. Uy, Roque, halata naman na pera lang ang habol mo. Tanga, bobo at bugok ka rin. Eh, alam mo naman si Roque talagang, si Roque talagang pera lang ang habol nito mga animal na to. Halata mo naman. Diba? Eh, biruin mo, nabasa daw niya, wala pa siyang halos dalawang buwan o wala pa siya yata siyang mahigit isang buwan pa lang ata siya dyan kay BBM. Biruin mo, nabasa niya na lahat yung kaso niya ni BBM. Isipin mo, daan-daan yun, kapal nun, nabasa mo lahat yun sa loob ng dalawang buwan. Induropot ka, nabasa mo lahat yun. Tapos sasabihin mo, wala kang nakitang paglabag, kundi walang iya ito. Diba? Dapat ito, tayo. Marilu Regalado, grabe. Danilo, saan na ba tayo? Wala. Ayan, daling kay Moses Diaz, let's Lenny Kiko lead and kakamping senator plus Attorney Luke Espiritu. Ayun. Talagang itong mga tama yan eh. Bakit? Eh, dahil doon lang tayo bumabase sa track record. Kaya maglilini tayo dahil doon lang tayo bumabase sa track record. Eh. Malinis yung track record eh. Diba? Walang bahid ng corruption. Deklarado salin. Diba? Si Lenny Robredo, deklarado salin. Oh. Ano ibig sabihin? Pagka deklarado salin mo, ha? Hindi ka na pwedeng magnakaw nun. Deklarado na salin mo. Deklarado na yun. O isipin mo, makakapagnakaw ka pa ba nun? Eh, kita mo sila isko, ayaw nilang ideklara yung salin nila.
sila Bongbong Marcos. Bakit? Eh, magnanakaw yung mga yun eh. Ganun lang kasimple. Eh, si Lenin, deklarado sal-in yan. Pag deklarado sal-in mo, hindi ka na makakapagnakaw kahit nakawin mo pa 5. Kahit nakawin mo pa yung ano, hindi ka na makakapagnakaw kahit ni 5 duling. Hindi ka na makakapagnakaw. Bakit? Deklarado na sal-in mo. Pag deklarado sal-in mo, hindi ka na makakapagnakaw, hindi ka nagagawa ng katarantaduan. Eh, itong mga hayop na to, hindi sila isko. Deklarado pa sal-in yung mga yan. Ha? Sila BBM. Deklarado ba? Ayaw nga nilang ideklara sal-in yung mga yan. Diba? Takot sila eh. Takot silang mabuking kasi mabubuking sila eh. Diba? Sa dami ng kayamanan yan. Siyempre, tatanungin sila, saan galing yung mga kayamanan mo? Eh ano ka lang, governor ka lang. Eh bilyon-bilyon yung yaman mo. Eh wala naman mga negosyo yung mga yan. Ano ba negosyo ng mga Marcos na yan? Wala naman. Kundi matulog lang ata, umilata eh. Tsaka kumakain sa gintong kutsara. Yan lang ang trabaho ng mga animal na yan. Tapos pera mo, bilyon-bilyon. Oh. Eh saan mo inano yan? Saan mo kinuha yan? Kaya yun, ayaw nila ideklara yung kanilang mga salin. Ganun lang kasimple yun. Marcos Live, no poor Filipino during martial law, only during Aquino term. Fact check 1985 Marcos rules probity at 44.2% level Aquino 15 Aquino term. Statistic Authority. Galing kay Danilo Espiritu. Uy, mga abugagong Larry Gadon, ikaw ang bobo at tangang walang isip. Eh, ano naman si Gadon? Talaga nga, ang pag-iisip nito nasa... Na. So, galing kaya Shea Vlog, Lenny for a president. Galing kaya Faithful Hope, based on Amnesty International Task Force Dictate and Other Human Rights Monitoring Marcos Dictatorship Make it by 33,257 extrajudicial killing, 35,000 documented torture. Biruin mo, dami niya, no? 35,000, no? Documented torture, ha? Dokumentary yun. 77 disappeared, oh. 70,000 incarceration. Base sa ano yan, ha? Base sa ano yan, sa human rights sa Amerika yan, mga kapartner, ha? Base yan. 37 3,257 extrajudicial killing, 35 document torture. O, isipin mo yan, 77. Dami. Isipin mo yan. Tapos sasabihin ni Rocky, nabasa niya lahat yung mga dokumentaryo, lahat ng mga kaso ni BBM, na silip daw niya, walang kaso. Kundi sinungaling to si Rocky. James Mulato, buti na lang mabait yung Muslim. Kung iba yun, yari na talaga siya. Yun nga, buti nga, mabait si Albani. Albani ba pangalan nun? Eh buti mabait yung Muslim na yun eh. Kahit pa paano, nakakangiti pa eh. Diba? Si Albani, eh buti ka mo, napakabait pa nun. Mabait yung Muslim na yun, kahit pa paano, nakakangiti pa yun eh. Diba? Eh kung medyo ano lang yun, malamang sinugod siya rin eh. Isa lang ang pagitan nila eh. Diba? Isa lang ang pagitan nila eh. Si ano lang yung pagitan nila, diba? Uy, si Pimo, isang hakbang lang yun eh. Baliktad si ano rin eh. Si Atty. Katokga dun eh. Eh buti di siya pinatulan nun eh. Mabait-bait yung Muslim. Biro mo, papatayin niya lahat ng Muslim. Recipe mo, patayin mo yung lahat ng Muslim eh. Ilan yung Muslim? Ilan yung populasyon ng Muslim eh? Yun nga, sinabi nga niya, no, halos sa 70 million yung populasyon ng Muslim. Papatayin mo lahat yun. Pati bata. Tsaka mga, ano, mga magulang na wala namang kinalaman, kundi kasi raulo. Dadamay mo yung mga bata na wala namang kinalaman doon sa ano, sa mga pananambang dyan sa ano, di ba?
dadala daw siya ng batalyon militar, mga army. Para daw pagpapatayin lahat. Ano ka? Dinig mo si ano ha? Si... James Mulato, buti mabait yun. Oh, yun nga. Nabasa na nga. Susan Lida. Susan Lida. Galing kay Susan Lida. Mango. Mango ka, Harry Roque. Sinabi mo nga wala... baka sinungaling ka, Harry Roque. Sinabi mo nga wala nga katiwalian ng mga Marcos. Oy, dahan-dahan naman ng kasinungalingan, kabubuhan mo. Talaga nga tanga ka. Nakakatawa ka, nakakahiya ka. Ano kaya binasa mo nga comics? Mananalo talaga ito si Attorney Luke Espiritu, lalo na dito sa Iloilo. Ikaw ang itlog makukuha mo dito sa Iloilo. Ayun nga, ang manok nila si Luke Espiritu. Tapos ang magiging itlog nila si Harry Roque. Kaya itlog ang labas mo dyan sa Iloilo, Harry Roque. Yun, no, talaga boboto nila si Attorney Luke Espiritu dahil may paninindigan eh. Nasa tama siya, nasa panig siya ng tama. Yun ang tama eh. Sidmi J, vlog, mabuhay po kayo. Senator Attorney Luke Espiritu, magkasama na kayo ni Senator Trillanes sa Senado. Puro patatapang at may paninindigan. Yun ang ano natin, yun ang kailangan natin sa Senado. Yung matapang, yung may paninindigan. Yung lumalaban, yung marunong magtiis, magsakripisyo. Kahit marami nagagalit sa kanya, di ba? Kahit marami nga bumabateko sa kanya. Basta doon siya sa panig. Tatama, katulad ni Antonio Trillanes, di ba? Nakita mo naman, di ba? Kahit maraming galit sa kanya, talaga nga, nanindigan siya. Di ba? Hanggang sa huli. Sa una, hanggang sa huli, nanindigan siya, lumaban siya. Sa katotohanan eh. Dahil yun ang tama eh. O, di lumabas yung katotohanan sa bandang huli, di ba? Na-realize natin na tama siya. Di ba? Si Antonio Trillanes. O, di ba? Dati, galit tayo sa kanya, binabati ko si Duterte. Di ba? Kauupo pa lang. Di ba? Binabati ko si. O, pero naging tama siya sa bandang huli. Di ba? Hindi tayo naniwala. Di ba? Sa mga kasinungalingan ni Duterte. Sino lumabas na tumama ngayon? Si Antonio Trillanes. Siya lang ang nag-iisang lumalaban. Ano to? Sidmi J. Mabuhay po kayo, Senator Antonio Trillanes. Nabasa na natin to. Litsus, walang utak talaga. Ito nga si Gadon. Walang utak yun. Utak niya nandito sa talampakan. Natatapakan. Yun ang utak niya. Ano ba tayo? Talaga nga na dating kay nabasa na natin to. Moses Diaz, Let's Lenny Kiko Leeds, kakamping senatorial plus sa Attorney Luke Espiritu. Galing kay Melona Galbe, bastos ka, Gadon Roque, Balimbing, wag nating iboto, vote for Attorney Luke Espiritu. Herman Shi, Attorney Luke Espiritu, the best. Tayo, the best kayo, matalino, may puso. May puso, makatao, makabayan kayo. Ipagdarasal ko po na manalo po kayo, Attorney Luke Espiritu. Igadon, lakas ang amats, parang si Kibuloy. Lakas ang tama niya, si Gadon. Ibiruin mo, pagpapatayin daw niya lahat ng Muslim sa Mindanao. Pupunta daw, dala-dala daw niya mga isang batalyon na militar eh, pag hindi umalis eh. Kundi walang iya itong pag-iisip na ito. Pero papatay mo, ilang Muslim yung papatay mo, say 20 million papatayin mo. Dinaig mo si ano, dinaig mo pa yung apatuan. Yung apatuan, fresh lang yung pinatay. Ikaw, libu-libu, milyon-milyon ang papatayin mo. Kundi ka walang iya. Tapos sasabihin mo, hindi mo sinabi yun. Dokumentaryo yun. Kundi ka walang iya. Sinungaling ka rin eh, no? Kung nga rin dito si Attorney Katok Gadon.
Gunggong talaga, haha. Ayan, kaling kay Ramon Cos. Gunggong talaga, ha, mga bobo. Bobo daw ang mga nauto nitong gagong niyo. Gadon. Galing kay KHP. Ketchup, KHP Ketchup. Kakayahan po po libo-libong tuwalang patunay kahit isa kasi po bintang lang di po kasi di po ba si Cory, si FDR, si Gloria, si Pinoy ang Binoy ang naging presidente, puro wala nga silang power na dayain ang katotohanan, lumabas ang katotohanan na dismiss ang kaso. Eh yun na nga, hindi, dinismiss ni Cory yun dahil para matigil na eh. Hindi niya na tinuloy eh, dahil para matigil na. Dahil for reconciliation na nga eh. Yun ang inano ni Cory, for reconciliation. Yung baga sana magbati-bati na eh. Mabait si Cory, mabait eh. Buri mo, hindi na sinampan ng kaso. Oh. Dahil for reconciliation niya eh. Gusto niya makipag-reconciliation niya. Yung mga parang nakipagsundo na. Ganun. Para ma ano na yung mga ano yung mga magkasano lahat na kalimutan na para reconciliation na, di ba, magbati-bati na yan yun eh ng ano ni Cory noon eh, pero nandoon pa rin yung kaso. Oh, nagusto lang ni Cory noon yung makipagbati na, makipag-reconcile, magpagkaisahin na eh. Mabait si Cory nung panahon na yun eh, di ba? Nicasio Serdan, yes po tayo, Lenny Kiko, for sure. Sure win 2022, God bless us all. Eh, yun na nga. Sure na tayo, kaso nga lang, ang problema, wag lang dadayain. Pag dinaya, eh yun nga. Kaya nga, ang, ano na lang natin dyan, mga kapartner, mga kakampi, ang pag-asa na lang natin dyan, mga kapartner, tambakan natin ang boto si Vice President Lenny Robredo. Yun na lang ang pag-asa natin. Kasi pag dumikit yan, may posibilidad pa na dayain nila yan. Kaya yung mga survey na yan, kaya nga pinapalaganap nila yung mga survey na yan, na lamang si BBM. Kasi yun ang gagamitin nilang propaganda. Nagets nyo? Yun ang gagamitin nilang propaganda. Yung sinasabi nila ngayon, di ba? Sa survey, lamang si BBM. Pinagpipilitan nilang lamang si BBM. Di ba? Pinaglalaban nila. Sa, kahit hindi totoo yung survey, pinapalaganap nila na lamang si BBM sa survey. Bakit? Pwede nilang gamitin yun eh. Lalo na pagdikitan laban, pwede na lang gamitin yun na dadayain nila, di ba? Kasi yun ang ano nila, propaganda nila, lamang si BBM sa survey. Gagamitin nilang propaganda yun, gagamitin nilang, yun ang gagamitin nilang taktik. Kaya nga yung isip natin, dinadivert eh, nung survey na yun eh. Nagets nyo? Dinadivert nung survey na yun. Dahil pwede nilang gamitin yung survey na yun sa pandaraya. Kaya nga, ano na lang natin, mga kapartner, tambakan natin ang boto si Vice President Lenny Robredo. Yun na lang kapag-aasa natin. Tambakan natin ang boto. Diba? Kahit mandaya sila, hindi nila kaya yun. Kahit kalahati, tambakan natin. Kaya kahit dayain nila ng dayain ng isang milyon yun. Kunyari, 8 milyon, 6 na milyon ang lamang ni... O, 8 milyon na o 6 na milyon na lamang ni BP Lenny. O, hindi nila madadaya yun sa sobrang dami nun. Diba? Madadaya ba nila yun sa sobrang dami? Hindi nila madadaya yun. Dahil ang laki nun lamang eh. Diba? Yun ang ano natin, yun na lang ang panlaban natin. Kasi ito mga kalaban ni Vice President Lenny Robredo, puro mandurugas to eh. Mandarambong na, mga mandurugas pa. Diba? Mga magnanakaw na, mga mandurugas pa yung mga hayop na yun eh. Eh, biruin mo si Gloria, nasa kampo nila. Eh, alam mo naman si Gloria, mandurugas siya. Eh, nakita mo naman, di ba, si Niro, natatandaan niyo yun? Si Niro si FPJ sa Mindanao, Mindanao. Tatandaan niyo yun, di ba? Si Niro si FPJ. Eh, isipin mo yun, FPJ yun. Eh, si FPJ, pag pumupunta ng Mindanao, eh... Isipin mo, sinasabitan ng bulaklak yun. Dalawa sila ni Erap nun, di ba? Nagpunta ng Mindanao. Si PJ, sinasabitan ng bulaklak. Nilalapitan ng mga Muslim yun. Mahal na mga Muslim yun, si PJ.
'di ba, gumawa pa nga ng pelikula 'yon. Yung Magnum, ano yung Muslim 357 ba 'yon? O isipin mo 'yon. Tapos sa election sisiruhin mo si FPJ. Kundi ka walang iya. Eh, talagang ito si Gloria, talagang burikak din tong animal na 'to. Eh. Talagang sagad din sa pandurugas tong hayop na 'to, itong pandak na 'to. Isipin mo, convicted plunderer na, nakakatakbo pa. Biruin mo yan. Nagiging speaker pa tong hayop na to. Talagang itong mga hayop na to, talagang ito, buhay pa lang, sinusunog na yung mga kaluluwa sa impyerno. Isipin mo yan, di ba? Kaya ang ano na lang natin, mga kapartner, ang masasabi ko na lang yan, tambakan lang natin ng boto si Vice President para sure ball, sure win. Kasi pag di kitang laban, ito may posibilidad pang madaya eh. Dahil ito mga mandurugas itong mga kampo ni Bibi, mga mandurugas na, ha, mandarambong pa. Ah, tuloy-tuloy tayo mga kapatner, ha, basa natin dito. Ayan, Josie Lombria, totoo lahat na nga sinasabi mo, Ludes. Salamat sa iyo, ha, Jose. Jose Lumbia, yung pasensya na kayo, medyo may kalabuan na rin yung mata ko. Ayan, the ultimate supporting this channel, sir. Yun, mega shoutout sa iyo, idol, ha. Supportado. Angie Suarez, salamat sa debate. Umusbong ang isang attorney Luke. Oh. Ligwak kaagad sila may boto ka sa akin. I hope you got the best slot in the Senate. Big salute to you. Nakaka-proud sa isang magulang ang tulad mo. Ayun nga. Sino ba yun na to? Si Attorney Luke. Ayun nga. Ayun, talagang si Attorney Luke talagang maganda daw yung background niya. Maganda yung background ni Attorney Luke eh. Diba? Kumbaga sa ano, yung talino ni Attorney Luke Espiritu, yung galing ni Attorney Luke Espiritu, ginamit niya sa tama eh. Yan ang maganda ron. Ginamit sa tama. Ginamit niya sa mga maliliit eh. Diba? Hindi siya nagsamantala. Hindi siya nagpayaman. Diba? Hindi niya inabuso yung katalinuhan niya. Yung galing ni Luke Espiritu, hindi niya inabuso. Hindi siya nagpayaman. Hindi siya ginamit ni Luke Espiritu yung kanyang dunong o kakayahan o kaalaman para sa mga naaapi, para sa mga mahihirap. Doon niya ginamit yung talino niya. Diba? Kaya saludo tayo dyan, kaya Attorney Luke Espiritu. Pero to si Harry Roque, to peki pa lang human rights to. Si Harry Roque, peki. Hindi kumbaga sa tanso to eh. Diba? Kaya sa tama lang, sumapi siya kay Bongbong Marcos dahil tanso tsaka ginto itong mga animal na to eh. Diba? Huwad na tanso tsaka ginto. Huwad. Mga peke. Diba? Itong mga hayop na to eh. No? Diba? Tuloy tayo mga kapartner, ha? Dito basa tayo. Dalawa lang binabasa ko dito tsaka yung YouTube dito mga kapartner eh. Marami na rin nag-ano rin dito eh. Ayan, galing kay Johnny Idol may sakit sa utak ito si Gadon. Bugok. Julie 07, mga walang kwentang tao. Pilipinas, Arroyo, Imelda, Estrada, Digong. Mga walang kwentang tao yung mga yan. Diba? Yung mga hayop na yan. Baga sana, mga salot na sa lipunan yan. Estrada, Arroyo. Mga convicted plunder yung mga yan. Imelda. Diba? Yung mga convicted plunder yung mga yan. Ano pa silbi niya mga animal na yan? Ha? Eh buti pa sa kanila, ito nga sinasabi ko, buti pa sa kanila yung ano eh, yung rebulto eh. May silbi pa sa kanila yung rebulto, alam nyo kung bakit, mga kapartner? Bakit may silbi pa sa kanila yung rebulto? Kaysa dito kila Erap, kila Arroyo, kila Imelda, kila Duterte,
Eh may masilbi pa sa kanila yung ano eh, yung rebulto eh. Bakit kamo? Eh yung rebulto, pwede mo siyang pag nadaanan mo, pwede mo siyang pahingaan. 'Di ba? Pag napapagod ka, pwede mo siyang pahingaan. Pwede mo siyang sandalan. 'Di ba? Kung medyo tawag ng tanghalan, 'di ba? Tawag ng ano, kalikasan, pwede mo pa siyang iihan. O, 'di ba? Yung rebulto. 'Di ba? Pwede mong iihan pa 'yon, simplihan mo lang. 'Di ba? O, 'di may silbi sa kanya yung rebulto. Ito ba si Era, maiihan mo ba 'tong mga animal na 'to? Sila Duterte, maiihan mo ba 'yan mga 'yan? Sila Gloria, sila Elmelda, maiihan mo ba 'yan mga 'yan? O, 'di mo maiihan 'yan eh. Kaya mga wala silbi ang mga animal na 'yan. Eh, rebulto, maiihan mo pa eh. Maiihan mo pa, mapapahingaan mo pa kung sakasakali. Di ba? Masisilungan mo pa pagka medyo ang araw, medyo patagilid. Oh. Di ba? Pwede mo pa silungan. Oh, di may silbi pa yung rebulto kaysa sa kanila. Oh, walang iyaya mga yan. Eto, mga wala na silbi to. Mga salot sa lipunan itong mga animal na to. Ayan, oh. Alex, Alex Villegas, ito ang tumatakbong senador, baliw yata. Eh, baliw talaga eh. Isipin mo yan. Galing kay Ronaldo, mute. Galing mute. Idagdag ko yan si Espiritu sa Senado. Ganyan ang kailangan natin. Ganyan ang kailangan natin katulad ni Attorney Luke Espiritu. Dahil may paninindigan eh. May ipinaglalaban sa tama. Oh, nasa panig siya ng tama eh. Diba? May paninindigan, tumindig eh. Diba? E nakita mo nung kung paano supalpalin nito ni Luke Espiritu itong dalawang hayop na to eh. Diba? Dalawang animal na to. Ito dapat itong dalawang to, pag nanalo si Rene Robredo, dapat itong dalawang ito, si Rocket tsaka si Ganon, dapat ito ikulong sa Manila Zoo. Diba? Eh mga animal eh. Diba? Itong mga hayop na to. Sila Roque tsaka si Gadon dapat to ikulong sa Manila Zoo. 'Di ba? Pagka tinanong bakit dito niyo ako ikukulong, hindi naman ako ano, animal ka eh. Hindi ka tao, animal ka eh. Kaya diyan ka ikukulong sa Manila Zoo. Ronalda, nabasa na natin 'to. Dito, Di Guzman, Gadon, ano nga kagandahang asal na sinasabi mo, eh, meron ka ba nun? Pumapatol ka sa mga babae at babae, asawahin niya siya ng asong kagandahang asal. Yun. So, yun. Hindi rin pumapatol ka sa babae. Kaya animal to, bakla rin to si Gadon. Pare-pareha silang bakla. Sila Roque, si Topacio. Yung bakla, si Topacio talagang bading talaga yun. Si Topacio, si Roque, si Lagado, yung mga bading yung mga animal na yan. Ang papangit eh, no? Papangit maging bakla itong mga animal na to. O, Lorena Mole, malaki talaga ang kamalian ni Gadon. Mabasa. Kamalian ni Gadon. Galing kay Lorena Mauli. Malaki talaga ang kamalian ni Gadon. Saltek, hindi kaya. Hindi pwede sa Senado. Hindi talaga pwede sa Senado. Si Senado 'to eh. Ito si Gadon. Pag ito nanalo sa Senado, dapat 'to habang nasa Senado, dapat 'to itali. Itali sa kadena, baka maangat eh. 'Di ba? Nakakaharap galing kay Lian Jexua. Galing kay Lian Jexua. Nakahanap ng katapat ang mga bastos kay Attorney Luke. Buti nga sa inyo kahit ako man pag ganito ang ginawa sa akin, talagang lalaban talaga ako. Ayun na nga, sinagot na nga ni Luke Espiritu, di ba? Di rin natiis ni Luke Espiritu. Ano sabi ni Luke Espiritu? It's my time, 'di ba? Sabi niya, it's my time, 'wag kang bastos. Eh biruin mo, nagsasalita yung ano, sasalubungin mo, eepal ka, 'di ba?
Diyan na Jigswa, idol ko si Attorney Luke Gadon. Ay, Attorney Luke. Attorney, napapati ako na ano, Attorney Luke Espiritu. Jay Menstruck, Jay Menstruck sa pananalita ng dalawang Dengue na yan. Bad spirit yan, mga yan. Katok Gadon at Rockway. Babagsak lalo ang bansa natin pag naupo yan sa Senado. We support your Sir Attorney Good Spiritu, Sir, from Paris. O, yun, mega-mega shoutout sa iyan, ha, sa Paris. O, yun na nga. Eh, talagang pagka itong mga naupo, yung mga ganitong klaseng tao, sila Gadon, sila Roque, Marculeta, sila Panelo, di ba? Pag itong mga naupo, eh, talagang ano, wala na to. Eh, wala, eh, ngayon lang eh. Kung ano na ginagawa, eh, lalo na pag nasa Senado to, din nagkalat na to. Di ba? Nagkalat na ng kahihiyan itong mga animal na to. So, galing kay Linda Atelo, malaki ang pakinabang ni DBM kay Gadon dahil siya ang taga Tahol. Malaki rin ang pakinabang ni Gadon kaya BBM dahil siya ang taga patuloy ng drugs na di maubos-ubos ni BBM. Eh, nang, itong dalawang ito, gamitan lang naman yung mga animal na yun, plastikan. Diba? Si Gadon, ginagamit lang si BBM para kumita, para magkakwarta. Ganun lang yan eh. Ito naman si BBM, ginagamit lang si Gadon para ipagtanggol siya. Kaya gamitan lang yung dalawang yan, si Gadon tsaka si BBM. Gamitan lang yan. Parehas nakikinabang yung dalawang yan, nakikinabang yung dalawa. Kaya mga plastic yan eh. Gamitan. Alam mo naman sa politika, gamitan yan eh. Kung sa may pakinabang, dun yung mga hayop na yan. Diba? Manbong dada, nagsama-sama lahat ng mga mandarambong, pati spiritual advisor nila, wanted. Ayun ang abil mo, nagsama-sama lahat. Ha? Puro magnanakaw, puro mandarambong, mandaraya, nagsama-sama lahat eh. Diba? Magnanakaw, mandarambong, mandaraya, diba? Pati wanted, pati sex spiritual advisor nila. Diba? Sex spiritual advisor. So, isipin mo yan. Eh, lahat sila sama-sama na eh. Diba? Kaya nga team. Ano ba tawag doon? Unity team. Diba? Team Mandarambong. Diba? At team Mandurugas. Oh. Ano pa? So, Liana Jiswa. 2016 pa lang maya ganito na pala siyang statement. Very alarming. Diba? To sa silip ng PRC at Pilipinas Bar kasi say para matanggal siya ng lisensya para hindi na siya abogado ng na hindi na makapagsalita. Ayun na nga. Eh, 2016 eh nakita mo naman gaspang ng pag-ugali, 'di ba? In-interview siya ni ano eh Tara David eh. Nakita mo yung mga sagot eh, no? Talagang napakagaspang ng salita pati yung katuwiran, napakagaspang nitong si Attorney Katok Siraulo Gadon, 'di ba? Benz Benz, galing kay Benz Benz, Gadon at Roque lalangawin ngayon ng lalangawin kayo ngayon, weather lang. Hindi kayo makakaporma pa. Mga tabogo kayo. Straight lane ni Kiko ngayon ang sambayan ng Pilipino. Kitang-kita nyo nang madami ang mga taga-suporta ni Lenny Kiko dahil sa napakalinis at track record, walang bahid ng korupsyon, pagnanakaw. Kay Gadon Roque, bumalik na kayo. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Benz Gadon, galing kay Benz, Gadon at Roque. Lalangawin kayo ngayon, weather lang 'yan, hindi kayo makakaporma mga tabogo. Kayo straight lane ni Kiko ngayon ng sambayan ng Pilipino, kitang-kita. Madami ang mga taga-suporta ni Lenny Kiko dahil silang napakalinis ng track record, walang bahid ng korupsyon, pagnanakaw kay yun naman eh, talaga naman 'no. Talaga naman na pero mo, ano pa masisilip mo kay BP Lenny?
bukod sa malinis yung track record, wala silang masilip eh. Puro lugaw eh. Di ba? Yung lang binabanggit nila, lugaw eh. Wala silang masilip na bad record eh. Bakit? Ay, unang-una, malinis yung track record. Walang bahid ng corruption. Oh. Respetado. Pangalawa, deklarado salin. Oh. Eh, asan ka pa? Oh. Tatlong beses pinuri pa ng COA yun. Deklarado pa yung salin. Yun yung patindi, deklarado salin. Oh. Kasi pag deklarado salin mo, hindi ka na makakapagnakaw. Yan ang tandaan mo. So, ito ba si BBM, deklarado ba mga salin ito mga animal na to? Sila Isko, deklarado ba salin yung mga yan? Ha? Oh. Hindi eh. Takot sila eh. Takot silang ideklara. Bakit? Bakit tatakot sila? Baka mabuking yung mga yaman nila eh. Tsaka hindi na sila makakapagnakaw pag naupo sila sa gobyerno. Ganyan yan eh. Ganun lang kasimple, sintido ko mo. Pag deklarado salin mo, hindi ka na makakapagnakaw, tatapatin na kita. Ganun si Lenny Robredo. Deklarado salin. Perfecto Lukuban. Talagang MNSI pag-aari ng manyak na at sinungaling si Peking Pastor, wanted FBI. Amerika dapat hindi na iboto yung mga nagnanakaw na si Tumbong Marcos at mga kakosan niyang mga bastos na sila Gadon, Gagong Gadon at Bakla at sinungaling Harry Roque. Dapat yung mga kandidatong may mga dignidad na si Atty. Luke Espiritu at Diokno Gordon na para patuloy ang kasong mga pagnanakaw sa DOH. Yun nga. So, dapat yung may mga kandidatong may dignidad na si Atty. Luke Espiritu, Diokno Gordon para maituloy ang kaso ng mga magnanakaw sa DOH. So, yun nga, yun ang iboto natin para yung mga magnanakaw hindi na pagpatuloy makatarantaduhan nila dahil may maninindigan na para sa kanila, di ba? Ano pa ba? Jose Lombria, anak ako ng inaburso ng mga kawalang hiyaan. Ano to? Jose Lombria, anak ako ng inaburso ng mga kawalang iyaan ng martial law, idol, dahil lahat ng nasa linyang nakatira ang tingin ng mga PC at CHDF noong panahon ng martial law ay NPA. Anak ako ng inabuso ng mga kawalang iyang martial law na yan, idol, dahil lahat ng nasa linyang na talagang yun na nga. Anak daw siya. Maria Mariela Falcon, good day po. Good day po. You're a new subscriber here in Cavite. Ayan. Salamat po. God bless po, Mariela Falcon. At ito na nga si Jose Lombria. Anak daw siya ng mga kapartner. Kawalan ng martial law. Eh, yun na nga. Talagang itong mga Marcos talagang ganib to. Yung mga panahon nila talagang maraming inano to. Maraming ayan mo pag nanalo si Vice President Lenny Robredo, lahat ng katarungan at mga naapi. Lahat ng mga naapi ng martial law talagang ipaglalaban ni Vice President Lenny Robredo yan. Pag nanalo si Vice President, lahat ng pagkakamali itutuwid. At yung mga may mga sala at ipatutupad ni Vice President lahat ng batas na nararapat para sa kanila. Kaya pag nanalo si Vice President, talagang lahat yan, ipatutupad niya yung mga batas. Diba? Nagkasala ka, ipatutupad ko yung batas sa'yo. Kaya si Duterte, pag ICC yan, talagang padadakip na ni VP Lane yan. Pag nanalo si VP Lenin, pagka-presidente, di ba? Lahat ng batas ipatutupad ni VP Lenin.
Yan ang ano niya. Kaya tambakan natin ang boto para Ito. Galing kay JM, heto yung mga taong kahit sa sarili nila ay walang respeto, lalo na sa attorney na gunggung mura ng mura at ibinalik sa kanya yung mura, galit na galit. Dami ko nang natawa, nakakaawa naman si Duque Roque, attorney ano to, Duque at dugong nyo. Ayun ang si Roque, muntik maihi eh. Diba? Si Roque, mukha ni Roque, muntik maihi sa pantalon eh. Tapos yung mukha naman ni ano, ni Gadon, parang natatay. Di alam kung saan tatay, diba? Parang alam mo yung itsura ni Gadon, yung parang natatay. Parang simpleng natatay, ganun. Alam mo yung pag natatay ka, diba, pupunta ka sa isang tabi para i-ano yung ano mo eh, tayo mo eh, para pigilan yung natatay ka eh. Parang ganun si Gadon eh, yung pagmumuka eh, diba? Natamimi eh. Diyan na jokes one number sa akin, si Luke sa aking balota. Tata Pork, ano ba to? Tata Pork, Paras, Gadon is always high. Drugs lock him at throw the kiss away. Mga droga ata daw yun, mahay na hay sa droga eh. Liana Jigswa, mga ipokrito sila, kamo mga bastos sila eh. Talagang bastos yung mga hayop na yan eh. Sila Gadon, sila Roque, lalo si Gadon, bastos yan eh. Mga bastos yung mga hayop na yan. Lian na Jexwa, Gadon, at Roque, attorney ba sila? Ito, hindi mo malaman kung attorney to. Attorney nga, pero mga attorney mga bastos at walang hiya. Ito mga attorney ito, pampagulo to, ito mga bastos na to. Sila Roque at Duque. Duque, yan. Sila Gadon, sila Barculeta, sila Panelo, mga walang kaya yung mga hayop na yun. Jay Bonagua, kala ko iiyak na si Gadon, ha? Hindi naman siya umiyak eh, mukha lang natatay. Di ba? Isipin mo yung mukha ni Gadon, parang natatay na hindi mo maintindihan. Di ba? Tata Pork, Paras, Ron Bay, Roque, nahihiya pa nga magkulay pula. Alam mo naman si Roque, balimbing din yun. Ang ayop na yun, napakabalimbing na itong mga opportunista. Yung mga opportunista, walang paninindigan eh. Paninindigan lang nito yung mga bulsa nila, kung paano mapupuno yung bulsa nila. Diba? Kung paano sila kikita eh. Kung paano sila makikinabang eh. Yun ang paninindigan para sa kanila eh. Diba? Kung paano sila kikita, kung paano sila makikinabang, yun ang paninindigan para sa kanila. Amelia Joy Paswa, gago din ito nga si Roque. Sino ba nakinabang na ninakaw ng ama? Kaya hanggang ngayon, buhay pa si Melda kasi ang masasamang damo, matagal talagang mamatay. Biruin mo, talagang gago yun si Roque. Kasalanan daw ng ama, hindi kasalanan ng anak, kundi kagago. Walang iyang katuwiran yan, hindi katuwiran yan eh. Kung kasalanan ng ama, kung pinagpapatuloy pa ng anak yung ginagawang kasalanan ng ama niya, kundi kagago. Sasabi mo, wala pa rin kasalanan, kung pinagpapatuloy. Kung proud pa rin siya ron sa kasalanan ng ama niya. Diba? Hindi kasalanan na rin niya. Gago to si Roque. Tapos sasabihin mo walang ano, walang wala daw siya nakitang paglabag daw ng mga Marcos. Sa dami nun, daang-daan yun, wala kang nakitang paglabag sa violation ng mga Marcos. Diba? Kung di si Raulo to, baka sa graft pa lang eh. Sa graft and corruption pa lang eh, hindi mo na mababasa eh, sa sobrang kakapal ng mga dokumentong nakano ron.
Sasabi mo, nabasa mo, ilang buwang ka pa lang dyan sa, ano, kay BB. Ayop ka. Sinungaling ka rin, eh, no? Sinungaling to si, ano, si Mantika, Harry Roque. Di ba? Roji Pumarejos, mabuhay po kayo, Atty. Espiritu. Mabuhay si Atty. Luke Espiritu. Dahil may paninindigan yung tao, eh. May ano eh, 'di ba? May paninindigan yung mama. Marunong magtiis, marunong lumaban eh sa tamang paraan, ha? Sa tama. 'Di ba? Roya Gonzales, naduwag si Katok, dapat diyan na gulpihin eh. Talaga nga buntik mata eh, 'di ba? Itsura ni ganun, parang natatay na hindi mo maintindihan eh. 'Di ba? Mukha ni sa camera, 'di ba? Natatamay itsura ni ganun. Buntik mata eh. Hindi muntik mai, muntik ng mata eh. Isipin mo. Amelio Maswa, nako, lalo nga kawawa maraming Pilipino. Pag nanalo si Gadon, Marcoleta at Roque, itatapat pa na may pandemic at tanggalan ng prangkisang abugas, ano, ABS-CBN. Kasi yung Duterte, pikon pa. Ayun na nga. Itong mga hayop na to talaga nga, ano na to eh, itong mga kampo nila BBM, tsaka nila DDS, Duterte, BBM, tsaka DDS, mga kampo niya, mga desperado na yung mga yan. Desperado na eh. Alam mo yung desperado yung wala na, hindi na mapakali, hindi na alam kung ano yung gagawin sa sarili nila. Diba? Desperado, desperado na itong mga hayop na to. Diba? Kaya wala nang ginagawa kundi manghasik na lang ng lagim eh. 'Di ba? Ganyan 'yan eh, pag desperado ka na, gagawin manggugulo ka na lang. Manghahasik ka na lang ng lagim. Mandaraya ka na lang, mandurugas ka na lang. 'Yun na lang gagawin mo. Kasi desperado ka na eh. 'Di ba? 'Tong mga walang hiyang ito eh, kundi manggulo, mang-imbento, magsinungaling. 'Di ba? 'Yan ang mga ginagawa niyo pag desperado 'te. Guguluhin eh, 'di ba? Ito mo si Lenny Robredo. Simple lang eh. 'Di ba? Oh, nung malakas sila, wala, inahayalan ni Lenny Robredo, 'di ba? Basta siya tumakbo siya. Ipinakita ni Lenny Robredo, 'di ba? Paul Newman. Look at Agadon, he looks sick and with a scribes of Peña at the fourth stage, if you're notice guys, Gadon na harboring insanity. Joseph Kaabay, huwag iboboto itong sila Chupando, Roque at Armageddon. Ito mga boboto lang dito, mga siraulan lang boboto rito eh. Kila Roque at Agadon. Yung mga loko-loko lang boboto rito, yung mga siraul, pag binoto mo to siraulo ka eh. 'Di ba? Yung mga loko-loko tong mga animal na to, sinungaling na ito, ito si Rocky may katok ay si Gadon may katok pa sa utak. Joy Bonagwa, bobo mo Gadon, bayaran ka kasi. Ha ha ha. Oh, bobo daw. Conchita Mangaser, iboto natin si Atty. Espiritu. Eh, boto natin yan dahil may paninindigan, di ba? At tapat, di ba? At hindi niya ginamit yung katalinuhan niya sa pagpapayaman. Eh. Ito si Atty. Luke Espiritu. Eh. Hindi niya ginamit yung galing niya sa pagpapayaman. Di ba? Ginamit niya sa pagtatanggol sa mga mahihirap. Di ba? Doon niya ginamit yung katalinuhan ni Luke Espiritu. Eh. Di ba? Boyang Ngiwi, Espiritu for a senator, I vote him. Salve Ibanez, bigla ang kambyo, ang gago, na hayaya, urong pala ang bayag ng gagong ito, ha ha ha. Galing kaya Salve Ibanez, Boyang Ngiwi, Roque, na bakla bayot. Shokwe, ano ka kakala mo sa Senado? Sayawan. Biruin mo, nagsasayaw.
Walang iya. Akala niya napakagaling niya sumayaw. Eh. Nagpa-practice pa ang animal eh. Di ba? Iisa lang naman yung galaw. Di ba? Eh, sa tabano. Akala niya tuwan-tuwa sa kanya yung mga tao. Hindi niya alam. Dirin-diri sa kanya yung mga tao. Sumayaw, biruin mo, laki nun. Para yung kalami nakakita ng... Pag nakita mo si Rocky, alam, nakita ka ng tae na sumasayaw na ganun kalaki. Eh, mandidiri ka eh. Ganun kalaki yung tae, sumasayaw. Di ba? Walang iya. Iisa lang yung bumbi. Hindi mo sumayaw, ganun kalaki tao. Eh, di man lang niya naisip. Di ba? Kunit may utak to eh. Akala niya, tuwan-tuwa sa kanya yung mga tao. Pagsasayaw niya. Boy ngiwi, butata si Gadon at Nabobo, sweet tuhin, ito, bobo, tuhin mo sa sarili mo, tanga, yun nga, bobo nga, ito si Gadon, eh, talaga nga, yun na, makalinaw, may mga langgam, ang utak ng mga magkapatid na Gadon at Aroke, pwede nga, ipama malaki sa buong daigdig ang dalawang ito ang may tuyong kandidato sa pagka senador na unit toyo team na gaya ng kanilang presidential na candidate na may dagdag pa si Bingo. Eh, alam mo naman yun eh. Talagang unit team eh, di ba? Kaya nga unitoyo team. May mga toyo sa utak yan. Eh, lahat ng baliw, nandiyan dyan kaya ano eh. Kaya BBM eh. Lahat eh, lahat ng puro palsapik, magnanakaw. Di ba? Magnanakaw, sip-sip, baliw. Nandiyan dyan lahat sa ano ni ano eh, ni BBM eh. Puro magnanakaw eh, di ba? Magnanakaw. Oh. Baliw. Si Gadon, baliw yun eh. Sip-sip buto. Di si Rocky na yun. Diba? Sip-sip buto yun eh. Hmm. Ayan. Romeo... Ano to? Romeo Marinas. Sir. Sir, akala ni BBM mahigitan niya. Sa rally si Lenny sa Cavite. Ay, tuloy. Eh, ayan. Yan na tuloy, hindi sumipot dahil nalaman niya na parang meeting lang ang barangay ang rally niya. Eh, yun na nga. Eh, shipping mo. Pumunta rin eh, parang ano lang, hindi na sumipot eh. Eh, dyan lang eh, di ba? Sa may LRT ba yun? Halos walang kuwakaway sa kanya eh. Ilan-ilang eh, subukan mo si Lenny Robredo. Kaya nga si Lenny Robredo, ayaw niya na ng ano eh, ayaw niya na ng motorcade eh. Dahil alam niya maraming ano eh, maraming maperwisyo pag nag-motorcade siya. Eh. Bakit ka po? Eh, yung mga sasakyan magkaka-traffic. 'Di ba? Magkakanda leche-leche yung mga sasakyan. Ayaw niya nang ganoon. Kaya ginagawa niya parang inaano na lang niya yung ini-schedule na lang niya. Tapos maghahanap sila ng venue na hindi tayo makakaperwisyo. Yun ang gusto ni Vice President Lenny Robredo. Kasi si BP Lenny hindi na nagmo-motorcade. Napansin mo ba nagmo-motorcade? Kasi naisip siguro ni Vice President kung magmo-motorcade tayo, makakaperwisyo lang tayo ng traffic ng tao. Makakaperwisyo tayo, makakaabala tayo. Eh. Lalo na may mga pupuntahan. O, di ba? Yung may mga, lalo na kayo, marami sinusugod sa ospital, ambulansya, di ba? Makakaabala. Kaya ayaw na ni BP Lenin ng mga motorcade na ganyan yung ginagawa. Si ano, pwede, si BBM, pwede siya mag-motorcade kasi wala naman sumusuporta sa kanya. Kukunti na lang sumusuporta sa kanya, lahat naglipatan na kay BP Lenin. Dahil nagising na yung ibang tao eh. Eh sinasabi ko nga noon, matagal na sinasabi ko. Niloloko na kayo niyang kandidato nyo, matagal na. Nasa tungkina ng ilong nyo, niloloko na kayo. Di ba? Sabi ko pa noon. Di ba? Niloloko na kayo nung kandidato nyo. Biruin mo. Peking diploma. Resibo, peke. Di ba? Di ba panloloko yun? E doon pa lang. Kaya nga sabi ko nga, ang maliit na panloloko, tsaka malaking panloloko, iisa lang yung panloloko pa rin yun. No? Niloloko na kayo yan eh.
Kaya si BP, si ano BBM, tatapatin ko na kayo ulit. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Tatapatin ko na kayo ulit. Yan, tumatakbo yan si BBM. Hindi para maglingkod. Tamo nga, walang plataforma, wala siyang plataforma. Hindi para maglingkod, kundi i-safety yung kanilang kayamanan. Yun lang yun, i-safety, protektahan yung kanilang kayamanan. Diba? Yun ang ano nun, yun ang ibig sabihin nun. Kaya tumatakbo yung mga yan. Yun lang yun, para protektuhan yung kanilang kayamanan. Diba? Para i-safety, i-secure yung kanilang kayamanan. Kasi nga pag iba pang administrasyon, baka mabawasan na naman yung kanilang kayamanan, pag inita na naman yung kanilang kayamanan. Eh ayaw na nalang ibigay yun eh, dahil nasanay na nga sila eh, na hindi sila pinagpapawisan, nasanay na sila na hindi nagtatrabaho, nasanay na sila na kumakain sa gintong kutsara. Eh kung mababawi pa yung mga natitira nalang kayamanan, di ba? Yun yun eh. Yun ang ibig sabihin nun, kaya tumatakbo siya. O yan, tandaan nyo yung sinasabi ko ha. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Kaya tumatakbo si BBM dahil sa kayamanan nila, para i-secure yung kanilang kayamanan. Diba? Para proteksyonan yung kanilang kayamanan. Dahil ito nga si Imelda, matanda na to eh. Matanda na yan. Kumbaga sa ano, na kay Imelda yung pinaka-bankbook niyan eh. Gusto nilang ma-transfer na, para kung sakaling ano, 'di ba? Tuloy-tuloy na naman yung kanilang sarap sa buhay. Ganun 'yan eh. Oh, sabi, tandaan niyo sinasabi ko ha, totoo 'yun, tandaan niyo. Oh. Eh, tayo ba nag-iimbento rito? Hindi tayo nag-iimbento rito. Totoo lang 'yung sinasabi natin eh. Oh. Eh, what, kita mo nga walang ano, wala siyang platforma. Ano platforma niya? Pagkaisahin. Puro pagkaisahin eh. Puro pagkaisahin, puro babangon muli. Yun lang sinasabi niya, paulit-ulit. Wala siyang konkretong plataforma. Wala siyang plano. Paano mo pagkakaisahin? Kaya kita mo, hindi siya umaatin sa mga, ano, sa mga forum. Ano ba umatin sa mga forum yan? Ilan-ilan lang yung inaatinan niya. Pabor pa sa kanya. Hindi umaatin sa mga... Kasi hindi siya interesado ron eh. Sa mga itatanong sa kanya, sa mga forum, hindi siya interesado dun. Interesado siya na manalo siya. Yun ang ano niya ron, yun ang interest niya. Manalo siya at maproteksyonan na. O maayos na yung mga kanilang kayamanan dun. Maproteksyonan, ma-secured na yung kanilang kayamanan. Yun ang ibig sabihin. Kita mo, dumatid sa mga forum-forum yan. Nata mo bang umatid yan? Sa mga forum, sa mga debate, di ba? Sa mga interview, bakit? Kasi baka matanong sa kanya yung mga malalaking issue sa kanya, maitanong, baka mabuking pa siya eh. Alam mo naman sa BBM, pag na ano yun, nasusukol yan eh, nabubulol eh. Hindi alam kung ano isasagot eh, di ba? Pag nasusukol yan, pumapalipit yung dila niyan eh. Di ba? Ganyan yan eh, pag nasusukol eh. Baka maitanong sa kanya yung mga malalaking issue sa kanya na hindi niya maisagot. Baka lalo pa mabuking. Maganda leche-leche pa. Kaya kita mo, sumasagot lagi yung abogado niya nga pulpul din. Diba? Na si Vic Rodriguez, yun lagi sumasagot ng mga ano niya. Ng mga tanong eh. Diba? Hindi na lang kay si Vic Rodriguez yung maging presidente. Yun na lang kaya tumakbo. Diba? Walang iya. Diba? O, yung sinasabi ko sa inyo eh. Romeo, akala ni BBM ay mahigitan niya, nabasa na natin to. Kala ni Bibi, mahigitan niya yung rally sa Cavite. Yun na. Nabasa na natin to. Ramedyo Jurila. Aha, good evening. Good evening po. Ayaw ko sa malaking tae na sumasayaw. Aha, yun nga. Kata ko, yoko rin sa malaking tae. Sino bang gusto ng malaking tae sumasayaw? Isipin. Ari Roque, sumayaw doon sa may stage. Tumalsik pa nga yung relo eh. Di ba? Nasa TikTok yun. Tumasayaw, tumalsik yung relo eh. Alang niya. Sa sobrang laki. Michael Polinar, I agree lahat nandoon. Bong Mora, good
Good yun, Attorney Espiritu. Yun. Michael, wala na lahat ng sip-sip nasa Unity. Lahat-lahat nga, nandoro na. Halos lahat nandoro na. Magnanakaw. Mandaraya. Si Gloria, di ba? Magnanakaw si Erap. Si Melda, si Gloria. Mandaraya, si Gloria. Oh. Sip-sip Buto, si Roque, si Marcoleta. Oh, Baliw, si Gadon, nandoon din mga Baliw, si Gadon. Oh, lahat nga nandoon na, nagsama-sama na lahat ng mga Baliw, mga ewan eh. Isipin mo yan. Kaya team ano eh. Dapat yun, Team Mongoloid, ang pangalan doon sa mga ano nila, Team Mongoloid. Di ba? Isipin mo. Diba? Oh, Philip Drive, bakit nasikmuran ni Sara na isama si Gadon sa lineup nila? Samantalang mahigit 60,000 ang mga Muslim na Davao City na nabuburahin ni Gadon, ang mga lahing Muslim. Eh, yun na nga. Si Gadon, kampo ni ano yan eh, kampo ni Marcos yan eh. Diba? Tagahimod ng tumbong ni Marcos yan eh. Alam mo naman si Gadon. Kaya kinuha ni Gadon ni Marcos yan para may tagahimod ng tumbong ni Marcos eh. Diba? Halika rito, Gadon. Kailangan kita. Bakit? Para pag natatay ako, may tagalinis ako. May tagahibod ako ng tumbong ko pag natatay ako sa CR. Eh. Ganun yan. Eh. Kaya kinuha ni Bongbong Marcos siya si Gadon. Tagalinis, tagahibod. Kaya pag natatay si Bongbong Marcos, pagkatapos niya tumay, didilayan ni Gadon yung tumbong niya. Eh. Tumbong ni Marcos. Eh. Yan ang papel niya. Eh. Diba, tagadila ng tumbong ni Marcos eh. Yan ang papel niya, kaya kinuha yan eh. Na senador eh. Michael Paul na, totoo yan na walang plataforma si BBM. Wala naman talagang plataforma yan. Yan nga sinasabi ko. Walang kaplata-plataforma yan. Puro pagkaisahin. Kita mo nga, hindi umaatin sa mga forum. Hindi umaatin sa mga debate. Hindi umaatin sa mga interview. Dahil hindi siya interesado doon eh. Interesado siya, manahalo siya. Tsaka hindi siya interesado doon, baka mamaya yung mga tanong sa kanya, yung malalaking issue sa kanya, itanong, baka mabuking pa siya. Diba? Maganda pa, palipit-palipit pa. Alam mo naman si BBM, diba? Pag nasusukol yan, yung tanong, pag, diba? Pag tinanong yan, tapos hindi niya masagot yung tanong, parang nasusukol siya eh. Yung nasusukol yung parang nakakanda pa palipit yung dila eh. Hindi alam kung ano yung isasagot eh. Diba? Yun ang iniiwasan niya. Umaatid lang siya sa mga kaalyado niya. Katod kay Kay Buloy, oh, kaalyado na yun. Kay Boy Abundat, kaalyado niya yun. Oh. Kaya yung tanong doon, pagka ganun yung gusto niyang tanong, para may limit yung tanong sa kanya. Hindi, ano, may limitasyon. Yun ang mga gusto ni, ano eh, ni Marcos eh. Bongbong Marcos eh. Yung mga kaalyado niya gusto niya magtanong eh. Para yung tanong, may limitasyon. Di ba? May limit. Oh. Nandito lang yung itatanong mo. Ha? Huwag mo na ako itanong sa mga graft and corruption. Ha? Huwag mo na itanongin yung mga asset ko. Ha? Huwag mo na itanongin yun. Yung mga asset ko, yung mga yaman ko. Ha? Huwag mo na itanong yun. Ha? Oh, may limit. Kaya yung mga yan, ang gusto lang niya, manalo. Yan lang ang gusto niya. Pag nanalo na, i-secured na nila yung kayamanan nila. Yan lang ang papel niya. Ganyang klaseng kandidato, galing kay Ed Navarro, ganyang klaseng kandidato meron sila. Gusto ba ninyo na ganyan nila kayo? Isip naman sa radical na radical na magmahal at gobyerno nga tapat na tayo. Mga kabayan, Team Lenny Kiko angat buhay lahat. Oh. Team Lenny Kiko angat tayo buhay lahat. Eh. Sa pagnanalo si Vice President Lenny Robredo, ipatutupad lahat ng batas. Lahat ng pangangailangan ng mamamayang Pilipino, ibibigay sa tao yan. Diba? Dahil nasa, may resibo yan eh. Diba? Ika nga, diba? Ang ano ni Robredo, may resibo. Importante, may resibo. Diba? Tama, tatlong beses binati ng COA yan, si Vice President Lenny Robredo. Tatlong beses. Ibiruin mo yun. Tatlong beses. Diba? O eh ako, isang beses nga lang, proud ka na eh. Eh yung tatlong beses pa na binate.
or pinuri ng COA. Oh, deklarado sal-aid. Isa pa 'yun, ha? Deklarado pa sal-aid. Yan ang pinakaano. Pinakamalaking katapatan ni Vice President Lenny Robredo, yung deklarado ang kanyang sal-aid. Nasa publiko 'yun. Deklarado. Oh, pag deklarado ang sal-aid mo, hindi ka na makakapagnakaw. Oh, yan ang tandaan nyo. Romeo Marinha, sir, nalaktawan ninyo ang isang comment ko tungkol kay Agadon. Dito ba? Sa Romeo, saan ba? Dito ba yan, dito? Nakatawandan natin, Romeo Martinez. Ang dami na nito. Oscar. Ito, Ed Navarro. Gadon, uubusin ang lahi ng mga Muslim. Bastos ka na. Mamamatay tao ka. Eh, si Robin nga. Si Robin, Muslim yun eh. Di ba? Si Robin, sabi niya, uubusin niya lahi niya. Baka pag nakita siya ni Robin Padilla, baka iuntog siya sa pader. Si Robin, Muslim din yun. Di ba? Isipin mo, papatayin daw niya. Lahat ng Muslim. Pag naano daw siya, papatayin niya lahat ng Muslim. Lahat ng bata, matanda, babae. Lahat eh. Wala siyang ititira, pati daga daw eh. Pati daga, pati ipis. Si Robin, di papatayin din niya si Robin. Muslim yan eh. Biruin mo, ilang Muslim yung papatay mo o sa 70 million ang papatay mo Muslim. Kundi ka walang iya, hayop ka talaga. Di ba? Kundi walang iya ito, laksan sayad sa utak. Di ba? Ito mga klaseng tao, iboboto nyo. Mga ganitong klaseng tao. Walang iya. Di ba? Galing kaya Suzuki, nakumura. Aha, wala naman na kaluluwa nga susunugin pati wala naman kaluluwa susunugin pa sa tingin ko may mental problem talaga itong tae na ito si Gadon. Talaga may sakit sa utak, no? Itsura mo, yung itsura pa lang nakikita mo yung itsura niya. Ang demonyo, parang demonyo na may sakit sa utak. Yan mga kapartner, hanggang dito na lang tayo mga kapartner at marami pa nga tayong ano rito, ipagpapatuloy na lang siguro natin bukas yung mga comment na natira. Kaya hanggang dito na lang mga kapartner at maraming pong salamat sa atin lahat. At yun nga, binabati uli natin mga OFW, mga immigrant at talaga nga dyan na nga nakatira sa ibang bansa. At yun nga, mga ka-59, kapartner, kabunyog, kakamping, yan, solid tayo, Vice President Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Yan, at doon lang tayo sa tamang kandidato, mga kapartner. Kung ano yung tamang kandidato, malinis ang track record, ang background, no, walang bahid ng corruption, doon lang tayo sa tama. Diba? Huwag natin ipagbili ang ating mga boto. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po at God bless po sa atin lahat.